Guest, pag-usapan natin ang si Saul Hudson, kilala bilang si Slash ng bandang Guns N' Roses. Kilala siya bilang isang magaling na gitarista sa buong mundo. Siya ay isang British-American na isinilang noong 1965 sa London, sa Homestead, London. By the way, guys, pakipindot lang po ng notification bell. Huwag sa ganun, manotify po kayo pagdating na ako'y may bagong vlog. Ang pamilya ni Slash ay lumipat sa Los Angeles nung siya'y edad na 5 taon. Si Slash ay may 2 anak at mayroon itong asawa. Ngunit ang malaunan ito'y naghiwalay sa pamamagitan ng divorce. Ang mga anak nila ay isang magandang lalaki at isang magandang babae. At ito ay nananatili sa mga poder nila. Ang mga magulang ni Slash ay parehong aktibo sa entertainment industry. Noong mga panahon yun, noong bata pa si Slash ay sinama siya ng kanyang mga magulang sa isang pagtitipon ng mga sikat na artista. Doon ay nakita siya ni Seymour Cassidy, isang sikat na artista noong dekada 60. Dahil sa likot ni Tony Slash na hindi manatili sa isang lugar, ay binansagan siyang islas ng batikang artista na ito, na si Seymour Cassidy. Dahil sa likot ng daliri nito, ay islas na ang dapat itawon sa kanya. Noong 1983, ay sumali si Slash sa grupong glam metal at Hollywood Rocks. At noong 1985, siya ay sumali sa Guns N' Roses Band na binubuo rin ng dating grupong Hollywood Rose at LA Guns. Sa katunayan, ang founding member ng Guns N' Roses na si Tracy Guns ay umalis, kaya siya ang pumalit bilang isang gitarista. Dahil sa lumalalang tension sa loob ng Guns N' Roses Band, si Slash ay tinatag niya ang supergroup na Slash Snake Pit Band. Noong 1995, ay tuluyan lang ang nagpaalam si Slash sa grupo at doon ay tinatag niya ang Velvet Revolver Band. Kasama niya dito si Scott Whelan. Noong kalagitnaan ng 2000, si Slash ay nag-release ng 5 solo album. Slash noong 2010, Apocalyptic Love noong 2012, World on Fire noong 2014, Living the Dream noong 2018, at ang Fall noong 2022. Bagamat si Slash ay bumalik noong 2016 sa Guns N' Roses, siya ay nagre-release pa rin ng kanyang solo album na dati niyang sinamahang mga grupo tulad ng Velvet Revolver. Si Slash ay pinangalanan ng Time Magazine bilang sumusunod kay Jimi Hendrix sa pinakamagaling na electric guitarist sa kanilang listahan sa 10 best guitar player sa kanilang listahan. Noong 2009, ang Rolling Stone magazine naman ay nilagay siya sa pang-65 sa kanilang listahan sa 100 best guitar player of all time noong 2011. Ang Guitar World magazine naman sa 10 na listahan nila sa pinakamagaling na guitar solo ay naglapang number 6 ang November Rain noong 2008. Ang Sweet Child naman ay nagpang number 1 sa 100 Greatest Riffs noong 2004 ng Total Guitar Magazine.
Ang Gibson Guitar Corporation naman ay nailagay si Slash bilang pang 34 under top 50 guitarist of all time. Samantala, ang ibang mga fans naman ay naglandid o nailagay siya sa pang number 9 sa Gibson top 25 guitarist of all time. At yun na nga noong 2012, si Slash ay pinarangalan bilang Rock and Roll Hall of Fame as a member ng Guns N' Roses Classic lineup. Diba guys, dahil sa kalikutan niya, pinansagan siyang Slash. Magkikita mo naman sa kanyang mga galaw at sa mga daliri niya.